Hi guys, ayan nga po mga ka-good vibes at ating pambigyan ng konting reaction ng isa na ng mga batang babae na natulungan or tutulungan or natulungan na nga nasa get ni Sir Fall or si Sir pala isa pong charity vlogger or kilala sa kanyang screen name na Pugong Biyahero, yan. At ang kanyang isa na naman pong dalagitang natulungan at nasalba sa isang masyadong maagang mabigat na responsibilidad sana. Pero salamat kasi na isalba niya at ngayon ay kanyang pag-aaralin pa. Walang iba kundi yan si Maylene. Si Maylene na isa siyang katutubo po at 15 anyos pa lamang siya. Kaki-15 anyos pa lamang siya. So 14 pa lang siya ay gusto na siyang ipakasal ng kanyang ama. Gusto na siyang mag-asawa para maiahon daw ang kanilang pamilya sa sobrang kahirapan at sila po ay isang katutubo. At yun nga po, parang kumbaga sa kanilang paniniwala or sa kanilang kaugalian or kultura ng kanilang tawag dito. Ayun, kanilang lahi ay ipag-asawa ng maaga yung kanilang anak na babae para maiahon sila sa kahirapan. Diba? Pero wag nating anuhin yung kasi kanya-kanya naman tayo at yun yung kanilang kaugalian or kanilang kultura doon sa kanilang pamunuan. Pero salamat kasi may mga charity vlogger na kagaya ni Sir Paul or Pugong Biyahero na sumasagip sa tulad niya, kagaya niyan, hindi na siya mag-aasawa ngayon at siya po ay pag-aaralin na lamang ni Pugong Biyahero. Ayan, sasama siya sa Manila at naging emosyonal nga ang pagsundo sa kanya. At ayun, kumbaga mixed emotion na yun, yung kumbaga lungkot at hirap. Lungkot, hirap at saya kasi may chance na siya, ang laki ng chance niya na makapag-aral, makapagtapos para matupad ang pangarap, maiangat niya sa buhay ang kanyang pamilya. At ang kanya nga po palang pangarap sa buhay ay maging artista. Yun ang dream niya, gusto niya maging artista someday. Why not? Maganda naman si Maylene, di ba? At saka ayun nga, pag-aaralin siya at pagtatapusin para may ahon niya yung kanyang mga magulang at mga kapatid sa sobrang kahirapan po ng buhay. At marami silang magkakapatid, parang 6 yata, maliliit pa siya ang panganay. So yun nga, sana ay matupad ang kanyang pangarap. So good luck sa iyo, Maylene. Thank you so much.